Hello, welcome sa Hello, welcome po sa ating bagong episode ng SSAIPH Hadan Live Audio Broadcast Episode 6. Ang topic po natin ngayon ay about sa Urodia. Okay? Utaite at iba pang mga ano, news, iba pang mga ano, topics. Okay? Type 2 invite niyan. Okay. Hello, wave. Okay, pag umpisa na natin ang ating show. What is Urodia? Project Urodia. Ang Project Urodia ay isang idol group na formed last 2018 sa first version noon. Ilang members yan? 7? 5? 6? 7? Ewan ko kung ilan sila. Basta 7, 6. Madami sila nag-perform nung Manila Idol Matsuri. Well, ang ganda yung, ano, yung logo nila noon. Yung ano, ang cute ng logo. Tapos, based to sa parang ano, sa kalangitan. Ay, sa ano, sa space. Sa space. Based to sa space. Yung unang version. Yung parang may ano sila, may star. Mga member based on star ata yun, or sa constellations. Anyway, ayun. Yung unang performance nila, mga anipes. Then, next yung napanood ko sila nung ano, Manila Idol Matsuri. Ang ganda ng ano ng performance nila. Yun. Urodia, yes, Urodia. Ang ano, di ko alam yung set nila noon eh. Pero naganda na ako sa ano, performance nila sa pagsasayaw. Kumanta ba sila noon? Parang kumanta, oo. Kumanta sila. Kaso ang problema, may problema yung mic nila noon eh. Mahina yung mic eh. Medyo hindi ko na masyado narinig yun. Nung nagpapano ako, napapakinggan, medyo mahina yung mic nila. Pero maganda sila. Yung mga members noon, sila, yung dating mga Eminel 48 na auditionist na sila, Ate Dara, tapos si Gabo, Evil Overlord Gabo, Evil Overlord Gabo, yun. Andahan pa, hindi ko lang alam kung sa first version doon si Misty. M-Y-S-T-I-E. Misty. Misty. Okay? Next. Tapos, Wave. Okay? Next. Yung pangalawang version. Yung pangalawang version, nag-iba eh. Naging parang gumanda eh. Naging parang diamond na siya. Yun. Nasa picture natin. Diamond. Tapos may U. Ganun ang pagkakagawa. Simple lang, maganda. Ayun. Yun. Yung unang version, parang may under, wala siyang under management. Parang ano, sila lang. Pero yung second, parang under siya ngayon ng ano, ng Do It For The Idols or Dipta. Ayun. Nag-perform sila nung ano eh. Nakimuta ko na ano yun? Nakimuta ko na. Anong sense? Nung unang performance, Idol Fiesta ata, nag-perform sila, o Dare de Musica, hindi, isa pa. Namuntan ko na. Asan na, ano ko? Ayun, nag-perform sila ng Idol Fiesta Volume 1 pa yun. Volume 1. Ayun, hindi ko napanood yun eh. Yung basta ng ano. Tapos yung mga member yun, ganun pa rin ata, or sila Ate Dara. Nakalimutan ko na. Anyway, yun ngayon, wait ulit. Ngayon, magpe-perform sila sa ano, sa gaganaping Otaku Musical Festival. Yung first time pa mag-perform ni Rayri. Oo. Oh, si Rayri pala, tsaka si Raven, magpe-perform din sila. Si Raven, si Misty, si Dara. Tama pa, ulit. Raven. Tapos, Raven ba yung pangalit, no? Tama, Raven ba? Tama. Raven.
Riri, Misty, tapos Dara. May nakalimutan pa ba ang member ng ano? Urodia? Apat lang ba sila ngayon? I don't know. Ay, nakakalimutin ako. Tsaka, hindi ko sinasusubaybayan ngayon. Nakikita ko lang sa mga news feed ko yung about sa Urodia ngayon. Anyway, yun lang. Good luck na lang sa kanila sa ano, sa performance nila sa ano, sa Otaku Musica Festival o MF 2019 sa gagalaping this last week ba ng September ba yun? No, baka last week na September ato or this weekend ba? Hindi ko na talaga alam kailan ba yun. Pero daming nag-perform doon. At next, pag-usapan naman natin si ano, talaga niya ng Utaite ng mga ano, mga net, parang net idols, net performers. Yun, Utaite ng in the Philippines. Well, yeah, apat pala sila, okay. Well, Utaite, Utaite sir, ano, yung mga net performers, net parang ano, net internet idol, parang internet idol siya pero internet performers din sila. Tapos ano, di, iba pinapakita mo kayo, iba hindi. Tapos nagperform sila sa mga ano, sa mga sa YouTube, minsan sa ano Nico Doga, mostly nag, hindi ko lang alam kung nag-perform din sila sa ano, sa showroom mga Utaite ng Japan. Pero sa Pilipinas, sa atin, nagpe-perform sila mga ano, online performing dito sa ano, sa YouTube, tapos sa Facebook, nagpe-perform din sila ng live. Ay, hindi pala live. Sekisig pala yung perform ba ng live? Hindi. Hindi pala sila nagpe-perform. Hindi pala live performing ba yung sekisig? Eh, hindi ko alam. Anyway, nung gano'n, nakalimutan ko lang nung event yun, basta nag-perform sila yan doon si Seika. Anyway, usapan na natin si ano, si ang Utaite. Yun ay maganda naman yung ano, kaso hindi pa rin sila makilala ng lubusan ng mga Utaite sa ating ngayon. Maybe ano, kapag ano, nag-perform pa sila, sana sumalsi sa mga ano, sa mga contest. Pero sasali yun, alam ko, sasali yun. Sasali yun sa mga contest, mga Utaite. Yun, tsaka makikilala lalo sila, mga Utaite. Tapos yung iba, titrain sila sa mga ano, sa mga, practice sila. Yun. Tapos nagpo-post sila sa mga YouTube account, sa YouTube channel nila, pati ng mga songs. Dahil yung mga kilala ay madami. Si Shigeru, si Amatsu, ay hindi pala, iba pala yung sinasabi ko, si ano pala, Kiyosuke, si, nakalimutan ko na isa, pero babanggitin ko na rin sila, ano, Sekisei sila, Seikaon, si Sir Porpik, at saka si ano, Kibega. Ganda magano yung mga cover ng ano, ng Kamen Rider, G.O. Yun, perform sila. Dami yung pinemperm nila eh. Tapos si Seikaon, dami for Honeyworks. Honeychoco Works, Honeyworks. Ayun, nagperform sila ng Honeyworks. Then, si Kibega naman, puro Kamen Rider songs. Dami. Gaganda. Ayun. Gaganda ng mga performance sila sa ano, sa YouTube. Yun. Tapos nag-collab sila sa una nilang ano, yung Overquarter, sobrang ganda. Then next is How Kiss Lay You. Nakalimutan ko na yung members nun eh. Yung HKSY, pangalan yun ng ano, yung mga members eh. Yung kailang alam ko eh, si Kiyosuke. Yung ganda nilang kumanta. Yung ano, yung first collab nila, yung same title, yung How Kiss Lay You. Okay naman, kaso ang problema, volume, may problema yung volume, hindi ko marinig masyado yung kanta nila noon.
Ay, sayang. Hindi ko taga ano. Pero anyway, magko-collab daw sila Healthy Slayo tsaka Sekisay. Maybe next year. I don't know. Maybe this year. Hindi ko alam. With ano, may kasama pa sila na ano eh, YTTPH, Utaite. Yung magkocollab silang tatlo. How Kiss Slay You, tapos Sekisei, then Utaite. That's all. Yun lang. Ilang pag-usapan natin about sa Utaite. Next up is more news. Kahapon na na-discover ko, tsaka may nag-post si Ate Say, Miss Say. Nag-post siya nag-form sila ng ano ng group tab the Lance X Say. Lance X Say. Isa siyang duo cover group. Well, galing sa Laguna. Laguna based siya na duo cover. Tapos mag-perform sila sa Cosmic Con 2019. Di ko alam saan yun tsaka kailan. Pero mostly ang first cover song nila nasa YouTube na eh. Parang K-pop ata. XO ata yung kinanta nila nung nakalimutan ko. Okay. Then another use after ng birthday celebrants. Celebrant. Bukas ba birthday ni Hayaka? Yeah. Sa ganun, advance happy birthday kay Hayaka Mikan. Hayaka ng hayayan ng Idol Sozai. Happy birthday. In other news naman, graduated na po si Ash. September ba isang graduation month? dalawang nag-graduate sa isang sa isang buwan pa lang. Dalawang beses na. Una, si Yana. Tapos si Ash. Sino kaya susunod? Wag naman sana may mag-graduate pa. Okay na yung dalawa. Wag naman susunod. Dami na nag-graduate. Tatlo na nag-graduate na idols this year na sikat. Si Yana, si Sayaka, tsaka si Ash. Si Yana ng Idol Suicide, si Sayaka ng Eminem 48, tsaka si Ash. Ngayon lang. This last Sunday pa lang. Yun lang. Lang news. Tapos, ano pa ba? Yeah. Otaku Musical Festival. Gaganapin this September. I don't know when. Dami mga performers eh. Tulad lang Urodia, magperperform sila. Tapos, Himekaisen, magperperform din sila sa OMF. Then, IB Musume, B Project, ano pa ba? Madami pa yun eh. May git sa sampu mga performers na magpe-perform. Iba mga solo performers sila. Ayun, solo performers lang mga nandito. Yan. Then, ano susunod upper sa OMF, Otaku Music Festival, Cosplay May. Cosplay niya ba susunod? Or, una pala . Magpa-perform ba yung Idol Sozai sa Cosplay niya or sa Otaku Music Festival? Hindi ko alam. Kasi wala na si konting lang. Naiba lang tayo. Magpa-perform ba yung Idol Sozai sa OMF or sa Cosplay niya? Or Cosplay Mania? Cosplay Mania ba yun? I don't know. Wave po kay Ate Chiyo. Wave. Yun. Yung tanong ko lang, sasabihin ko, perform ba sila? Anim nila sila. Magkakaroon ng bagong member ba ang Idol Sozai? At saka bagong song? I don't know. Well, naman natin sa in few months, medyo isa, pahinga muna pala daw si B sa other news.
pahinga muna daw si Bibi sa, according sa Twitter account niya, na pahinga muna siya sa social media. Okay? Then, wala na akong bayalita sa iba. Okay? That's all. Yun lang masabi ko. Sige, ha? Abang ano susunod? Una pala. Ano pa bang pag-uusapan natin? Hindi ko pa alam eh. Wala na siguro muna sa ngayon. Pero next time, may pag-usapan pa tayo. Pero mayroon pa pag-usapan eh. Ibang ano, hindi naman idol groups. About sa ano, sa fans naman susunod. Medyo mag-research pa ako. Anyway, then lang po magtatapos ang ating. Di pa? Paggawin natin. Ha? First quarter report muna. First half ng 2019 idol report muna tayo. Noong una, ayaw mag-rap. Well, last January, timeline muna tayo sa ano, hanggang sa graduation ni Ash, okay? January, nagkaroon ng ano, ng audition sa para sa second generation ba? Or yes, para sa second senbatsu or second general election sa ano, sa MNL 48. Then, ayun, after that, February, April. Yan, nagkaroon din ng ano, nalaman na kung sinong center pala. Tapos, ang kanta natin ay Ikaw ay Melody. Ikaw ang Melody! Melody! Yun na yun, yung kanta nila. Yung second generation na ano, kanta nila Ikaw o Melody. Well, tapos ang center nila si Ali. Then next, sa CH4 naman ay nagkaroon naman ng ano, ng bagong song tawag ay Coconuts, which wala pa rin sa Spotify. Wala, sorry, joke. Yes. Pero wala pa rin siya eh. Hindi ko pa napapakinggan ko kung nas gusto kong pakinggan eh. Pero gusto ko yung clearer version nun. At mas gusto pa kasi yung ano eh. Sana may Spotify version ng Coconuts, Meet Ihin, at saka Love For You. Okay? Then, after sa CH4, sa Idol Sosayang na ba? Lalong more ano, nag-smile sila sa mga nag-perform sila sa ibang events tulad nung ano, yung sa ano, sa isang Japanese convention ata yun, nag-perform sila yun. Yun, libre yung ano, yung admission nila doon. Tapos sa libre admission doon, then tapos sa isa. Nag-graduate siya na last performance siya sa ano, last time sa Best of Anime 2019. Ayun, naging Reina siya. At after naging Reina siya, naging Vince McMahon na siya. Joke. Naging incorrect labso na siya. Okay. She's incorrect. Okay. Then next, at about na pag-usapan natin. Urodia, yun na, yung ano, napag-usapan natin, kakaroon sila na, no, performance sa ano, sa this coming, ano, OMF. Then, next is, ano, balikod sa MNL, nag-graduate naman sila sa Saika, then si Ash. Then, may rumor na magkakaroon na ano, na bagong song atas this coming November ata. I don't know. Totoo ba yun? Nakita ko lang sa Twitter may magkakaroon daw ng strong MNL 48. Pero, just rumor na. Hindi ko alam.
Then, next. Yun, nagkaroon sa ano eh, na ano sila, may bago silang laro sa ano, sa Junken na mobile app game. Na showcase na yun sa Japan Electronic Game Show. Yung ganun. Then, next. Dami pa eh, nangyari sa, nakakita ko lang sa mga Twitter yun eh. Yun, lukon lang na baka. Hindi ko lang nakikita sa ano. Then, next is, at saka kasi yung speed ko sa Facebook, doon ko nakita yung Junken game ng M4. What's next? Ayun, nagkaroon na din mga ano, na mga bagong mga ano, mga idol groups. Katulad Mayumi. Kaso, Mayumi, wala agad eh. Then, Wonderland Hiraya. Uy, Wonderland Hiraya. Wonderland Hiraya ay magkakaroon daw na ng performance sa OMF. Panoorin ninyo mga ano, mga boss. Wonderland Hiraya sa OMF. Yun ang second nila performance. First performance sila last ano eh. Tapos, Lala Parade. Lala Chips Parade. Hindi, jokes. Lala Parade. Tapos, yun na ano. Wonderland Hiraya, Lala Parade, Mayumi na disband na eh, agad eh. Tapos ang ES Pro naman si ano sila Kuya Ed, Boss Ed ng Ed Starting Productions, ayun magkakaroon sila ng bagong ano, yung Color Up Project, yung ano mag mga members. I hope na maging maayos yung ano, yung samahan nila, tsaka maging maganda yung kanilang susunod na single nila. Ang unang single nila na release sa Spotify, yung Himig ng Gabi. Sana na-release din sa Spotify din na kung gusto kong kumain, yung favorite ko, tsaka pinakamasayang kanta ng ano, ng Color Up Project. Ayun. Then after ng Color Up Project, ano pa ba susunod sa ano, nung mga nakaraan? Jocular Kira. Babalik ba ulit talaga? Yeah, under din siya ng ano, ng, wala lang masabi sa Jocular Kira, basta nakita ko lang. Nasaan ka lang? Something na nasaan ka ng Jocular? Babalik bang Jocular? Babalik ba talaga Jocular Kira? Kira. Jocular Kira. Okay, yun lang. Then, what's next? Lala pa rin na pag-usapan natin. Then, idol group siya. Si La Michelle, si Ambira. Nakimutan ko na ang pangalan ng isa. Basta si Kamen Rider yun eh. Isang mahilig sa Kamen Rider. Isa ay mahilig sa gacha. Tsaka isa mahilig sa pets. Yeah. I don't know. Yun lang ba? Oo. Yan pa bang groups na nakalimutan ko? Rainbow Signal, Hiatus. Yan. Nasa Hiatus. MQX naman, nag-perform sila last, ano, last BOA 2019. Then, may perform din sila ato sa ibang events, nakalimutan ko lang. Pero, hindi ko sure kung mag-perform din sila sa, ano, sa Otaku Musical Festival ang MIQX. Yun lang ba? Ano pa ba akong nakalimutan ng idol group na ano? Nakalimutan? IB Musume kasi hindi ko rin napapalo yung kalang ano. Baba AOS 49. Oh, nag-perform sila sa ano last time sa ano sa Silang Cavite. Yeah. Sayang di ako napunta, sorry. Hindi ako napunta nung nakaraan sa ano, sana i-video ko yung ano performance niya kaso busy talaga sa ano. May ginawa na si kaso lang busy lang talaga nung Sabado na yun. Sayang. Kutayan, meron kaya silang video ng ano? Sa Silang, sa ano, sa Premier Plaza. Tingnan ko, check ko. If meron,
ipo-post ko dito sa ano, i-share ko sa ano, sa group. Okay? After AOS 49, ano pa ba? Napag-usapan natin. Next bump. Joke lang. Walang next bump. Di ko lang nangyayari sa 8-8. Si mga batang nag 8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na. Ilang. Then, what's next? Dahil ako may isip na idol group na ano eh. Wala ano eh. Ay, Alipro. Alipro ay ano, nung nag-perform siya sa dami. Madami ba sila nag-perform eh. Anime Idol Convention, first Anime Idol Convention 2019, January. Then, kalimutan ko na isa pa, dami sila eh. Daming ano eh, pero ilang pinaka alam ko eh, parang nag-champion sila doon sa ano, sa Icon 2019. Sa next year na Icon 2020, magiging judges na sila. Tapos yung ano, yung Icon 2019 pala, that's Icon judge doon si Miss Mika. Mika ng Idol Society. Ayun. Yun pala. Buti na nabangkit ko si Alpro at si Icon. Pupunta ba kaya ako sa Icon 2020? Tingnan natin. Pero may mga ano, may mga merchandise doon ng hypnosis my last time sa ano, sa Icon. Nakita ko sa ano, sa isang fan page. Nakita ko lang sa JKB port, JKB page. Okay? That's all. Ilang masasabi ko. See you around next time, episode 7 next time. I don't know what topic, pero may nakahanda na namang topic. Di ko alam paano ko sisimula yung topic. Okay? See you next time sa ating episode 6. Back to the past. Back to the future. Samurai Jack. Acha! Wait. Maling show pala. Wrong. Di pala. Eh, ito lang. See you around. Bye-bye!